sa bahay. Okay? Ngayon, gagamitan natin ng demometer. By the way, ito po, ipinagawa lang namin sa mga electronics engineering student. Sila ho nag-conceptualize yan. Kasi po nung dati, ang demo ko ay actual. Yung tatay, pinaakit ko sa bubong. Tapos meron kaming cellphone. Sasabihin ng anak, "Atay, isasaksak na yung plancha." Pagsaksak, ano ang nangyari? Siguro yung tatay, "Ah, ang lakas ng ikot." "Malakas po." "Oo." Oh! Mamaya, "Atay, bubunutin na po yung plancha. Isasaksak na yung gadget." "Ano pong nangyari?" "Oh! Ang haba." "Pum!" Sana nalaglag na. Kaya ang ginawa namin, naggumawa na lang kami ng ganito. Anyway, is ERC certified. Certified ng Energy Regulatory Commission yan. Kaya, kung ano yung ikot ng metro mo sa labas, ito rin ang ikot ng metro mo. So, isasaksak natin ito sa source. Okay? Now, demo na natin ito. Para... Okay. Now, tingnan natin. Paikutin natin itong plancha. Okay? Pag sinaksak natin, kikita mo naman yung ikot dito, dyan, at saka dito. Okay? I-on natin. Oh, wala pang ano, pwede mong i-focus, no? Wala pang gadget yan. Naka-one pa. Sagad natin. Ganyan kabilis. Para kang may plaka ng 1960s. 2 to 3 seconds, 1 kilowatt na binabayaran mo. Gano'n kakabilis mag-plancha? Kaya galit na galit si nanay. Eh, ngayon, tanggalin natin ito. Huwag nating baguhin yon. Isaksak natin siya sa gadget. Tingnan natin kung magbabago. Look at the speed. Bumagal ba? Bagal. Mas baba. Baka naman na malikmata lang kayo. Ulitin natin. Okay? Pasok natin to. Walang gadget. Pinakabilis. Tanggalin natin to. Lagay natin sa gadget. Yan ang... Okay? Pero hindi ko mamamalan siya ng 6. Kasi susunog yan. Lagay mo sa 2. Depende sa klase. So ano nangyari ngayon? Parang yung... Dahil napuno na siya, siya na ngayon ang nagsusupply ng kuryente dito. So, plancha ka na lang ng plancha, huminto na yung metro mo. Ngayon, baka naman hindi mainit. Sir, pakihawa ka nga. Mainit? Ito lang, iwag ko ito. Okay? Plancha ka na lang ng plancha ngayon, kapag naubos na niya yung energy na naserve niya dito, magsisignal siya na kailangan ko ng energy na, then sa kanina ito pa iikutin. Pero yung ikot niya, ay mabagal pa rin. Halimbawa, tina natin. Pag sinagad natin to, tina natin kung ang ikot. Bagal. Okay, sabi mo, "Oh, may inipit kayo dyan." Alam mo naman ng Pinoy, laging mayroong nakalaang explanation at duda. Okay, now, kasi nga, kaya nga pinalitan ng Meralco yan eh, kasi naiipit. Okay, ngayon tina natin. Gamitan natin nung mismong power reader. Ito. Ito, in-import pa namin para lang mapatunayan kung talagang merong natitipid o wala. Ginagamit ito ng mga electrical and electronics engineers. Okay? Anong gagawin natin dito? Kinabitan natin. Okay? Kinabit natin dito. Yan. Then, i-adjust natin. Ilagay natin sa power. Yon. PW, power, meaning watts yung ating i-measure. Okay? Now, tingnan natin. Kung ikakabit natin ito, okay, tingnan natin. Iwan natin. Ilan? 920. Sabihin na natin 920. Okay, tanggalin natin. Isagad natin. Okay? Ilagay natin ang gadget dito. Isinagad na natin, ha? Ibig sabihin, talaga nakasagad na yung plancha, ano? 6 na. Okay. Ilan lang? 56. Oh, baka 500. 65. 65. Hmm?
56. 56. Oh, bulitin natin ulit. Tingnan natin. Baka naman mali eh. Tingnan natin ulit dito. Ilan? 900. 900 plus talaga. Okay. Tingnan natin dito. Tingnan natin kung talaga nakakatipid. Tingnan natin. Ilan? 56 talaga. 56 talaga. Para ka nalang nag-charge ng cellphone. So, pati basahan, pwede mo lang plansyahin. Hindi ka naman nakatipid eh. Di ba? Hindi na magagalit si nanay. Hindi na magbubunga nga dahil lang sa ano. Okay? Tapos ito, pagka na-reach na niya yung gusto niya, then napuno na ito, isisiro na niya yan. Okay? Now, ang tendency, sabi mo, oh nga, nakakatipid. Safe ba naman? Okay, tingnan natin. Ano ba ang kalaban ng kuryente? Tubig. Okay. Pag pinagsama mo ang tubig at saka electricity at sumusaw yun ang buhay, ano ang mangyayari? Okay. Patay. Patay yan, lalo 220 volts yan. Okay? Ngayon, tingnan natin. Halimbawa, naisaw-saw yung gadget. Pag may gadget ka, isasaksak mo pa? Tingnan natin. Pwede pala naman yun. Umilaw pa. Ay, ako. Naisaw-saw ko yung daliri ko. Pasensya na. Eh, sagad na natin. Lagyan na natin ng tubig sa loob. Ayun, bumubula-bula pa. Ibig sabihin, yung air bubbles, inire-replace ng water. Yan. Okay? Mayroon po ba? Okay. Yan. Sagarin na natin hanggang sa mapuno. Yan. Okay. Puno na. Mayroon pa. Okay. Yun. Ngayon, okay, lagyan natin ng load. Yan. Wow. Ganda. Ngayon, kailangan ko lang ng volunteer. Yan. Dito ka, sir, para makita ka ng camera. Ganito lang po. Isasaw-saw mo lang yan. Isang dalit. Kasi, ayan yun. Ayan, ang gagawin mo. Kasama ka sa picture TV. Yan. Idiin mo lang po. Konti lang. Yan. Okay. Okay? Ready? Ito na. Nakasaksak na. Pag dumikit ako, dapat patayin na ako. Kung totoong may kuryente. Pero wala. Eh kasi naman naka-off pa. O, i-on natin. Sagad na natin. Ay, umiikot na, oh. Umiikot na yung pero, just the same, wala pa rin kuryente. Eh, may kuryente na ba, sir? Wala pa. So, thank you, sir. Ngayon, pahawakin naman natin sila. Kayo naman po, hawak kayo. Hawak lang po. Isang daliri lang. Huwag muna kayo maghilamos. Hawak lang. Hawak lang, para lang makita mo kung basa. Talagang meron. Basa lang. Okay? Ito yung product natin. Okay? Okay. Sulog na. Okay. So, kailangan mo lang ay maipaalam mo ito sa lahat. Ibig sabihin, sir, lahat yan ng tatlong mga gadgets. Yes. Lahat po ng tatlong gadgets natin, iisa lang ang principle. Pwede hong isaw-saw yan. Ayan, huwag ka lang magyabang. Hindi ko natin ginagawa ito para magyabang. Para lang ipakita sa inyo the real difference. Ang totoo, kahit wala yan, kumbinsido ka na, bumaba na yung kuryente. Pero save lang ito. Para lang huwag kang maloko ng mga tao. Pag may nagsabi sa iyo, ito, power saver din ito. Yayain mo lang. Sir, pwede bang isaw-saw lang natin? Sandali ng tulit. Isaw-saw lang natin. Tapos saksak. Sabi ko, kuloko pa sir. Eh, sasabog yan. Natural. Hindi kasi power saver. Hindi energy saver yan. Hindi. ABR lang. Auto-board regulator lang. Nagkukonsume yun ng kuryente. So dito, pag hinamon ka, sabi nga ni Engineer Ibanez, do not protect the business, do not protect the company. Protect your income. Business. 3,780 ito. Ito, 4,000. Kaya natin sinasaw-saw yun kasi 2,000 plus lang yun. Eh, saver kasi may ari. So, pag sinabi mo, sausaw mo nga yan, sige, matali naman yan eh. Pag sinausaw ko ito, limang stockist ang katapat nito.
Ito, pag sinausaw ko, 10 stockies to. Maghihilamos pa ako sa tubig. Bakit? Huwag mong gagawin kung magyayabang ka lang. Kasi 10,000 lang, ano ba makikita mo ron? So, protect your income. Okay? Meron kong kaibigan, nag-demo siya, yung aquarium ng arwana. Aquarium. Tapos sabi niya, ilulublog ko ito, tapos isasaksak ko. Then, meron na siyang extension wire. Sabi ng kabibig niya, tak-tak-tak muna, palitan muna natin ng goldfish yan. Kasi ang laki-laki ng arwana, ganito haba. So, 100,000 na yan. Alaga. So, sabi niya, sige, papalitan natin. Okay yan. Oh, tagal mo naman, sinusunog yun, sinaksak. Gumilaw. Yung arwana, nagpaikot-ikot lang, nakamangal yung mga kaibigan niya. Hihintay na matustay yung arwana. That never happened. Okay? So, ito yung business po natin.